Pasado alauna Martes ng hapon, nilagdaan sa pagitan ni UK Foreign Secretary James Cleverly at ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang Philippine-UK Joint Statement of Intent para sa pagdevelop ng framework agreement na naglalayong pagtibayin ang mga pagpapalitan na ginagawa ng dalawang bansa. It seeks to build on the exchanges that our two countries have been undertaking in the areas of defense, security, maritime, climate, economic, and people-to-people ties since we launched our enhanced partnership in 2021. Ayon din kay Manalo, ang United Kingdom ay isang mahalagang long-standing partner ng Pilipinas lalo na sa panahon ng heograpikong kaguluhan, pagkagambala sa ekonomiya at mga hamon sa rule of law. Kasama din sa tinalaki ng dalawang opisyal ang mga isyong panrehiyon at pandaigdigan ng mutual concern. The Philippines and the United Kingdom are like-minded partners through our shared values of democracy and the rule of law, our unwavering commitment to the rules-based international order, and our pursuit of peace and stability. Para naman kay British Foreign Secretary Cleverly, ang relasyon ng Pilipinas at UK ay itinatag sa mga ibinabahaging pagpapahalaga at ibinahaging paniniwala sa pagiging bukas sa kalayaan at panuntunan ng batas. Ipinagmamalaki din ni Cleverly na ang kalakalan sa pagitan ng UK at Pilipinas ang pinakamataas sa kasalukuyan. Trade between the UK and the Philippines is now at the highest level that it has ever been, around 2.4 billion pounds per year in goods and services. Nagpahayag din ang kasiyahan ng kalihim dahil sa 47,000 Filipino healthcare workers ang kasalukuyang nagtatrabaho sa National Health Service o NHS at Social Care sa UK. Sa taon ding ito ay niya inilunsad ang British Investment Partnership sa Pilipinas at pinalakas ang mga pamumuhunan sa malinis na infrastruktura at renewable energy. Naabot na rin niya mga bagong matataas na bilateral trade at naglunsad ng bagong pamamaraan sa pangangalakal upang mapataas pa ang pag-export ng mga Pilipino sa UK. Napag-usapan din ang dalawang kalihiman tungkol sa environmental protection at climate change. I've had a valuable set of discussions with the Foreign Secretary Manalo today about what more we can do together. And I had the opportunity a little bit earlier on today to visit the Philippine Coast Guard to hear about the work they do to uphold the UNCLOS and to protect the maritime environment.